Yung ginawa ng katawan, saan nakalagayan? Roma 1.28, yung mga binabanggit ko. Yung pinalitan, yung imahe ng Diyos, pinalitan ng imahe ng larawan ng tao, larawan ng hayop, ng gumagapang. Yung lalaki, ginawang si babae. Yung babae, ginawang si lalaki. Nakasaad yun doon sa bago bumaba ng 28. Ang sabi, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklang-suklang. Kasuklang-suklang, yung hindi katanggap-tanggap, karimari-mari, karumal-tumal, nakakasuka, lahat na yata, nakaka, kung sa salita na yung nakasuklang-suklang. Hindi katanggap-tanggap, masamang gawa. Basahin ko yun sa Roma chapter 1, verse 16, patuloy ng pagbasa, yun yung binabanggit na hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip. Kaya makikita ko, maraming paspas yan sa labas. Sa bahas, kahit saan dyan. Maraming mga paspas na mga tao. Bakit? Yung ano nila, mag-itim na, papalitim na. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, sabi sa 29, kabuktutan, kasakiman, masasamang pag-iisip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pantalaya, at masasamang angarin. Nasa konsensya ito ng parte. Ng konsensya. Maling konsensya. Wrong conscience na kalagay doon sa binasa natin kanina. Nagkalat yan, mga adik sa labas. Nagkalat, mga manya. Nagkalat, ang mga magnanakaw sa labas. Diba? Yung bang mga ito ay mayroong tinatawag na mabubuting konsensya? Ayan, masasamang pag-iisip ang nakalagay sa Biblia. Magsisilbing ebidensya, tigas, ebidensya, ang mga gawang masama nito sa isang tao. O, dapat ebidensya, matigas masyado. Sa araw na maghuhukom ang Diyos, ito ang kanyang gagamitin ng ebidensya. Yun. Ang ginawa ng katawan sa lupa, sige na, gawa pa ng gawa ng masama. Kada gawa mo ng masama, ebidensya sa iyo yan. Bakit? Kaharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. O ito yung pinagagawa mo, napakahaba ng listahan mo. Diba? Bakit? Ikaw pa ng gawa ay nang tinatawag na ano na masama. O, ebidensya sa iyo yan. Sabi nga natin, madadaya mo kay Diyos. Hindi mo madadaya yan. Akala lang natin, wala lang. Hindi, hindi. May isip ka naman, pagpasyahan mo, sige lang, go. Pagpasyahan mo yung buhay mo. Ano gusto mong gawin? Bahala ka. Sabi nga, malaki ka na. Ano man lagi kita bantayan? Pagpasyahan mo. Malakay 4:1. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, tiyak na darating ang araw ng aking pagpaparusa. Magiging tulad ito, diba, ang lupit, ng nag-iliyab na pugon. Yung pugon, yun yung, diba, yung oven? Ano, pugon? Ano? Parurusahan kung gaya ng pagsunog sa dayami ang lahat ng mayayabang at ang gumagawa ng masama. Magiging tulad sila ng sinunog na kahoy na walang natira sa uugat. Abo. Parurusahan ng Diyos, sino sabi? Ito, yung mga binabanggit kanina na may mga masasamang pag-iisip na yan. Yung sinasabi natin may mga budhing masama na yan. Lahat ng mayayabang na ginagawang tama, yung mali tama. Yan, mayayabang yan eh. Nakalagay yan sa Biblia. Parurusahan kita ng Diyos. Aharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Laging patas ng Diyos. Hindi niya sinabi na, ah, ikaw, dito ka, may patayan yun. Kung bakit ka na-impermyo. Bakit? Dahil sa ano? Sa gawa ng iyong katawan. Ayun yung pinagagawa mo. Kala mo kayo lang may sisigil. Ano kayo ipakita ng Diyos ko? Ikaw yan. Ayun yung pinagagawa mo sa lupa. Matututunan mo ba? Ako nga mo yan. Ako yan. Ayun, nagbinata ka, nagmahal, ikinasal, matapos ikasal, ayan. May tatago ba yun? Opo. Wala tayong makitatago sa Diyos. Bakit siya lumikha sa atin, siya gumawa sa atin. For behold, the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant, every evildoer, will be shocked. And the day that is coming will set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. Magiging ako, mataling salita, ang tinatawag ng mga mayayabang at aroganting hindi kumilala sa Diyos. Ipinapakilala ng banal na salita ng Diyos ang mabuting budhi na nanggagaling sa malinis na puso. Kalakip ang pananampalataya ay naging dalisay ang mabuting budhi na hinihingi mula sa Diyos. Mapalad po kayo na mga nagsisipagsimba,
mapalad ang bawat isa sa atin. Hindi tayo nag-uubos ng oras, tama ang ating pagsamba. Ngunit ang kinauukulan ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa andam, sa malinis na puso, at sa mabuting budhi, at sa pananampalatayang hindi pahimbabaw, hindi pa kunwari. Ayan yung sekreto. Yung kinauuwian daw ng binin ay ang pag-ibig. Saan nagmumula yung pag-ibig? Nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pahimbabaw. Di ba magkakakunin? Tano sila lahat. Eh ngayon, napakahalaga ng pananampalataya kung inyong mapapansin kung bakit atin laging pinapakilala yung salita ng Diyos. Doon kasi tayo magkakaroon ng ano daw, malinis na puso, mabuting budhi. Eh, tingnan mo yung mga hindi nagsisimba. Ano lang, just floating, tumasabay na sa akin ng buhay. Para lang mga ano na, okay, ganun lang, yun ang buhay. Wala akong pakialam kung tama at mali ito. Basta ang gusto kong gawin, masaya ako. Kahit mali, basta masaya ako. Matigas pa, di ba? Ito na ngayon, tumanda na si matigas. Ano na ngayon? Diyos ko po, masakit ang tuhod ko. Tatawag ka rin pala. Di ba? Nagyayang kang pay. Yun yung sinasabi kanina, mga arugante. Hindi nyo kinilala ang Diyos. Tapos, ano daw? Ano? Diyos ko. Baka sumagot ang Diyos, hindi rin. Hindi nga ako nakilala. Di ba? May nakalagay na sa Mateo. Marami sa akin natawag sa mga araw ngayon, Panginoon, Panginoon. Sasagot ang Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Diba, hindi ko matandaan kung saan nakasulat ito sa Mateo yun. Susunod na meeting, nasabihin po natin. 1 Timothy 1:5, ASDB naman. Ang layo ng mga utos kong ito ay magmahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya. Kaya kasi yung paiba-iba, mapapasin nyo, may MPB, may ASDB, baka sabihin nyo, ba't pa ulit-ulit? Eh kasi kinukuha ko yung salitang konsensya. Tingnan nyo, ibabalik natin ha.